Hello, what's up guys? Kumusta po kayong lahat? Nagbabalik po ang inyong lingkod, Top Ready. So guys, bago po ang lahat, ay huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na akin pong i-upload. So guys, today ay hindi po tayo mag-bonsai or hindi po tayo magtuturo ng pag-wire ng bonsai. Hindi po tayo mag-trim o kung ano pa man. Ngayon po guys, ay mayroon po akong ipapakita na halaman na tiyak na magugustuhan po ninyo. Alam niyo na ang halaman na ito ngayon ay siyang pinagkakatuluhan at pinagkakakitaan siyempre. Ilalagay ko na lang sa description ko yung pangalan ng halaman na ito. So ang halaman na ito ay nandito lang po sa tabi-tabi po natin. Nasa mga abandonadong lugar, nasa mga gilid ng kalsada, nandyan lang po, nakikita lang po ang halaman na ito. So guys, samahan niyo po ako sa video ito at ipapakita ko po ang halaman na ito. So guys, tara, samahan niyo po ako. So, nandito na tayo guys, no? At ito na yung sinasabi ko na halaman. So, may bulaklak na po siya. Ito ay nasa gilid-gilid lang kapo ng mga kalsada po siya. Madali lang po itong buhayin. Ito yung halaman na sinasabi ko. At meron din po itong ano, pinong mga tinik. Ito po yung pinakapuno niya. Pwedeng bunutin mo lang ito eh. At ilagay sa paso. Actually guys, meron na po akong ganito. Mahaba ito. Pero pwede mo siyang i-trim. Oh. Ah, talagang nag-wild na ito. Sa gilid lang ito ng kalsada guys. Nakikita nyo naman. Sa gilid lang po ito ng kalsada. Itong halaman na ito, may tatlong variety, kung hindi ako nagkakamali, may tatlong variety po ito ng halaman na ito. So, ito po ang pinasabi ko sa inyo. So, ito po ay pinagkakakitaan po sa ngayon. At inubonsai rin po ito. Yan po yung bulaklak talaga. Tatlong variety po yan. May hindi ako nagkakamali. So yung mga wala pang bulaklak. Yung dahon po nito ay medyo masangsang ang amoy. Yan po yung buto niya o yung bunga po niya. Yan yung mga bulaklak niya.
Pwede po ito sa outdoor, indoor po ng ating mga bahay. So, napakatirik ng init, pero yung halaman nito hindi siya nalalanta kahit matirik yung init. Kahit init na siya. O tirik na yung init. Tsaka matagal din itong malanta ang dahon at yung kanyang mga bulaklak. Ito, nakakapit din sa bato. Ayan. So maganda po itong halaman na ito. Marami ito sa mga bakuran ninyo, sigurado. Kukuhanin nyo na ito, ilagay sa paso, buhayin nyo. Maganda po ito. Susunod, magkakaroon po ako ng panibagong vlog tungkol dito sa halaman na ito. So yan lang po guys, sana po ay nagustuhan nyo itong video kong ito, sa ipinakita kong ito, halaman na ito. Salamat po sa inyo guys, salamat sa mga sumusuporta sa akin, salamat po. So yan lang po guys ang aking naibahagi sa inyo, sana po ay nagustuhan po ninyo. At huwag po kakalimutan mag-subscribe at kalimbangin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pang videos na akin pong gagawin.